Ang Bohol ay isang islang lalawigan na may natatanging pagkakakilanlan at mayamang kasaysayan. Biniyayaan na magagandang tanawin tulad ng Chocolate Hills at isang tahanan para sa Philippine tarsier. Isa itong lupain na kilala sa kanilang mararangal at magigiting na tao. Mayroon ng mga sinaunang pamayanan sa Bohol noon pa mang 12th siglo. Ang isla ay ang sentro ng isang mayamang pamayanan na natagpuan sa pook ng Dawis Mansasa. Nang dumating ang mga Espanyol sa isla noong 1565, ipinagtibay ni Sikatuna, isang datong Boholano, at nang mananakop na si Miguel Lopez de Legazpi ang isang kasunduan ng pagkakaibigan na nakilala bilang Sanduguan. Ito ang panimula ng pananakop ng mga Espanyol sa isla. Sa ilalim ng mga Espanyol, nagkaroon ng panibagong pagkakakilanlan ang Bohol. Magaganda at mararangyang simbahan ang lumaganap sa buong isla. At ang sinaunang pamamaraan ng pagsamba ng mga Boholano ay nagbago sa Kristiyanong debosyon ng pagdarasal at pagmimisa. Noong 1600, ang buong isla ay halos napasailalim sa Kristiyanismo sa pamamagitan ng sistema ng reduksyon at baho de campana na nagtakda na ang mga tahanan ay dapat maitayo sa loob ng mga pook na nararating ng mga tunog ng kampana. Gayunman, kinailangang ipagtanggol ng mga bayan ang kanilang sarili mula sa mga pananalakay ng mga pirata mula Mindanao. Ipinagsanggalang ng mga makakapal na pader ng mga simbahan ang mga tao mula sa mga pananalakay at ang mga batong toreng bantayan ang humuhudyat sa kanila kapag tumarating ang mga mananalakay. Bagaman nakaranas ang Kristiyanismo ng kakaunting pagtutol, maraming mga Boholano ang nagnais na maging malaya mula sa mga mananakop. Kabilang dito si Tamblot, isang babaylan na ninais maibalik ang lumang relihiyon sa Bohol, at Francisco Dagohoy, isang kabesa de barangay na nag-alsa ng 85 taon at 8 buwan. Pagkatapos ng pag-aalsa noong Agosto 1829, daramdaman sa Bohol ang pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas. Noong 1854, ang Bohol ay naging distritong politiko-militar na hiwalay sa Cebu at ang bayan ng Tagbilaran ay itinalaga bilang kabisera ng bagong lalawigan. Ipinatayo ang mga pampublikong struktura, lansangan at tulay sa Bohol. Dahil sa dekretong pang-edukasyon ni Reyna Isabel Ikalawa o 1863, ipinatayo ang mga batong gusali bilang mga paaralan para sa mga lalaki at babae sa halos lahat ng bayan ng Bohol. Sa pagtatapos ng kolonyal na pamamahala ng mga Espanyol sa Bohol, binuo ang isang pansamantalang pamahalaan, ang Gobyerno de Canton, na kinilala ng Republika ng Pilipinas na nakahimpil sa Malolos, ay nanungkulan mula Abril 1879 hanggang Marso 1900 nang dumating ang mga tropang Amerikano. Ang mga Boholano sa pamumuno ni Coronel Pedro Samson ay nakipaglaban subalit natalo dahil sa mga mabisang sandata at mas makapangyarihang Amerikano. Binago ng mga Amerikano ang sistema ng edukasyon upang umayon sa kanilang pamantayan. Nagtatag sila ng mga bagong paaralang nagturo ng kanilang kultura at wika. Nag-aral ang mga bata at matatalinong Boholano sa Estados Unidos sa pamamagitan ng sistemang pensyonado. Lumago rin ang ekonomiya sa pagpapatayo ng marami pang pampublikong infrastruktura at pinahintulutan ang homesteading sa mga malalaking lupain. Nabulabog ang kapayapaan nang dumating ang hukbong imperial ng mga Hapones noong 17 Mayo 1842, 3 taon ng pananakot, kamatayan
at kaguluhan ng sumunod, ang mga Boholano na lumaban sa Hapones ay bumuo ng isang malayang pamahalaang sibil at kanilang sariling unit militar, ang Bohol Area Command, sa ilalim ni Major Ismael Ingeniero. Napalaya ng mga Amerikano ang lalawigan sa huling bahagi ng Marso 1945. Matapos ang kasarinlan, ninais ng mga Boholano na maibalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Subalit sa ilalim ng Republika, ang Bohol ay hindi umunlad. Ang pagkahalal ng taal na anak nito, si Carlos P. Garcia, sa pagkapangulo noong 1957, ay hindi gaanong nakatulong sa kalagayan ng lalawigan. Sa katunayan, binigyan niya lamang ang mga Boholano ng maipagmamalaki na napakahalaga noong mga panahong yun. Simula ng 1950, ang mga lokal ay lumipat sa ibang kalapit na isla upang humanap ng mas mabuting oportunidad. Sa kalagitnaan ng 1950, bumuti ang kalagayan ng Bohol dahil sa masiglang gawain ng lokal na pamahalaan na paunlarin ang turismo at pagninegosyo sa islang lalawigan. Sa kasalukuyan, nakilala ang Bohol bilang isang islang paraiso na napanatili ang mga likas at pamanang yaman nito, puno ng mga kamangha-manghang likas at gawang taong tanawin, mga kakaibang hayop at mga malilinis na dalampasigang may mapuputing buhangin. Ang Bohol ay patuloy na nagiging pangunahing puntahan ng mga turista. Noong 15 ng Oktubre, 2013, isang lindol na may lakas na 7.2 ang tumama sa Bohol. Habang unti-unting umaahon ang mga Boholano, may isinasagawang hakbang upang maisaayos at mapanatili ang pamanang kalinangan ng Bohol.